ikaw pong daddy ko? Nakikita ang pagmamahal sa magkabilang mata niya. Oo, ako ang iyong daddy. Ikaw ang aking anak. Nakangiti niya, sagot. Mommy? Tumangok at marahang ngumiti. Really, mommy? Tumango ulit ako. Yes, baby. He's your daddy, Franco. Nabuhayan ako't nakahinga nang hindi ko malang ito nakitaan ang pagtatampo sa akin. Ang ama na lang nito ang galit sa akin ngayon. Yay! May daddy na ako! Daddy, come here, please! Hug mo po ako, please, daddy! Nakita ko napakasaya ng anak ko nang lumapit nga sa kabilang gilid niya ang kanyang ama at niyakap siya nang sobrang higpit at tinalikan pa ng maraming beses sa noo at pisngi. Nakita ko pang may ilang butin ng luha na sumungaw sa gilid ng mga mata ni Franco habang yakap-yakap ang bata. Tama si Franco. I was being so unfair dahil tinis kong kaligayahan ng anak ko. Sarili ko lang inalala at inisip ko, hindi ko malang siya binigyan ng pagkakataong malaman ang tungkol sa bata. Mula na magkita na ulit kami, ang damot-damot ko sa kanilang dalawa. Pinatagal ko pa bago nila makilala ang isa't isa. Nakatanaw lang ako sa dalawa hanggang sa bumitaw na si Franco ng yakap. Nag-usap ang mga ito habang ako'y tahimik na nakikinig. Tinatanong din niya si Sandro kung saan ang masakit dito. They stopped talking when we heard and saw the doctor and nurses came inside the room. Napatayo ako sa gilid ng kama habang si Franco ay hindi binitawan ng bata. Sorry for the interruption. Kayo po bang mga magulang ng bata? Tumango ako. Yes, Doc. Kami nga. Well, Mr. and Mrs. Vergara. Napalunok ako ng inang sinagot ni Franco sa doktor. Tumayo siya at iniwan mo ng anak ko. Okay, Mr. and Mrs. Vergara. Your son is in good condition as of now. Nakuha na namin mga bubog sa paa niya at buti kanina sa emergency room. Pero hindi ko pa nasisigurong nasimot na namin ang maliliit. But you don't have to worry. Kasi masasabi kong okay na siya sa malayo na sa panganib sa ngayon. But why does my son still feel the pain, Doc? Tanong ni Franco. Oh yes, Mr. Vergara. Ganun talaga dahil hindi pa totally nagre-react yung antibiotics na naituro ko sa katawan ng bata kanina. It's for anti-tetanus. And also your son is still under observation. May mga test pa rin dapat gawin sa binti at paa niya. It's for his safety conditions. May area kasing malalim ang pagkakabaon ng bubog. Mahabang explanation ng doktor. Gawin yung lahat maging okay lang ang anak namin, Doc. I let Franco talk the doctor at hindi na lang ako nakisali. Then I recommend na kailangan nating i-transfer ang anak niyo sa ospital na kompleto mga pasilidad para sa kondisyon niya. Yeah, I already decided it for my son, Doc. Immediately, tatawagan ko lang ang may-ari ng ospital na kilala ko. Good, Mr. Vergara, para sa fast recovery ng mga patbinti na anak niyo. Franco was rich. He was an influential person and he had everything. Kaya hindi na ako nagulat nang sabihin ng doktor at mga nurse na ililipat na ng ospital ang anak ko as soon as possible. I arranged our things. Hinayaan ko na lang si Franco na magdesisyon ngayon para sa anak ko, even the hospital bills. Nagtataka na lang ako nang ihayag sa akin ng cashier sa counter na nabayaran na yon. Tamang-tama naman ang pagdating ni Nanay Feli at Nene mula sa pag-aalmusal sa labas. Umalis agad kami, sakay ng ambulansyang maghahatid sa amin sa ospital na lilipatan ng anak ko. Pagdating ay agad kami inassist ng mga staff at dinala sa isang malaking exclusive room ng ospital. The room was so very accommodating. Halos kumpleto lahat ng gamit sa loob. Ito was a luxurious hospital suite. May malakas na buga ng aircon, may malaking flat screen TV, DVD player, refrigerator na napakaraming laman. There was also a living area with a beautiful city on it. And the comfort room. Wow, alinis at ang bango ng ginamit na air freshener. The place was really awesome and perfect. Para ka talagang nasa isang 5-star hotel na naka-check-in. Ang eleganteng silid ng ospital na ito ay talagang para sa mga deluxe na tao sa lipunan na kaya magbayad ng malaking halaga para lang manatiling komportable. Hindi na ako magtataka kung bakit doon gusto ni Franco na ma-confine ang anak ko. He really wanted the best for our son. Kahit naman ako'y gagawin ko yon. But I think not in this way. Hindi kasi ako maluhong tao. I was sure sobrang mahal ng ospital na pinagdalhan sa amin. Kulang pa sigurong 5,000 sa bawat araw na pagstay namin para sa pagpapagaling ng anak ko. Kulang yatang 1 month salary ko para sa 3 araw namin dito at hindi pa kasali mga gamot at mga doktor sa bayad.
Sa bagay, wala lang naman yun sa kayamanan nila. Pero nasaan na nga ba si Franco ngayon? Pagkatapos kasi niyang kausapin ng doktor kanina, ay nagpaalam siya kay Sandro na may aasikasuhin lang. Pero hindi na siya ulit bumalik. Hindi mala siya nag-abalang magpaalam sa akin. Malalim ako na pabuntong hininga. Alam kong malaki ang kasalanan ko kay Franco, kaya ang lamig ng pakikitungo niya sa akin ngayon. Mommy? Yes, sweetie. May masakit pa ba sa'yo? Nagugutom ka ba? I went near him. Umiling siya. Mom, where is Daddy? I think nasa office siya. Why? Is he coming back again, Mommy? Malungkot niyang tanong. Of course, sweetie. He will come back as soon as possible. Inayos kong pagkakahiga ni Sandro. Really, Mommy? Just take a rest now, as your doctor said, para sa pagbalik ni Daddy mo ay malakas ka na to, okay na. Seryoso siyang tumingala sa akin. Okay po. Thank you, Mom. I frown and smile. Para saan naman, baby? Tanong ko habang masuyong hinahaplos ang ulo niya. For bringing me my daddy po. Bigla ko na guilty sa sinabi ni Sandro. Hindi niya alam na hindi naman talaga sinasadyang magkaharap sila kanina na daddy niya. I caress his pinky cheek. Baby, hindi ka nagalit kay Mommy? Umiling siya. Hindi po, Mommy. I'm not mad po. Thank you, baby. And I'm so sorry. Niyakap ko siya ng mahigpit at tinalikan sa noo. I'm sorry din, Mommy, for making you worried. It's okay, baby. Hindi mo naman sinasadya eh. Basta, don't do it again, ha? And please always ask us everything you want, okay? Tumango siya. Yes, Mommy. Now close your eyes at magpahinga ka na muna because later, pupunta ulit dito ang doktor mo at susuriin ang sugat mo. Gagawa rin sila ng ilang test para makapaglakad na ulit ang baby ko. You like that, baby? Biglang nuningning ang mga mata ni Sandro. Talaga, Mommy? I can walk again po. Yes, you will, sweetie. Ngunit ang kailangan mo lang gawin ngayon ay umidlip. Okay po. I love you, Mommy. Please don't leave me alone. I won't leave your side, baby. I love you too. Hinalikan ko ulit siya sa noon niya ng matagal. Pumikit na siya habang nakayaka pa rin sa akin. I sang him lullaby. Mayama ngayon nakatulog na nga siya, nakayakap sa akin. Hanggang sa pati ako ay ninalaw ng antok at kalaunan ay nakatulog na rin. Franco's POV. Napatitig ako kina Sylvie at Sandro. Tahimik silang natutulog sa malawak na hospital bed. Yun ang nabungaran ko pagkapasok sa silid na pinagdalhan ko para sa anak ko. My son cuddled his mom, waist, parang ayaw bumitaw. I smirk. Ang sarap sa matang pagmasdan ng magina ko. I choose this place and hospital to make my son comfortable. Sa pamilya ni Hendrix ang hospital na to. My family own 4% share on this hospital. Kaya walang kahirap-hirap para sa akin ang pagpapalipat sa anak ko dito. Napabuntungin ni nga ulit ako habang pinagmamasdan ng babaeng dahilan, nagpagkakagalak ng dibdib ko. Ang pag-iisip na meron kaming 2 taong gulang na anak ay labis kong nakakatuwa. Sylvia really made me proud, kahit pa malaking kasalanan niya dahil sa pagtatago ng anak namin. Lumapit ako sa maginak at naupo sa isang upuan. Hinawakan kong buhok niya at dahan-dahang hinaplos ang makinis at malarosas niyang pisngi. Bahagya siyang umuwal at gumalaw kaya kagad akong napaayos ng upo. Pinagsawa ko mga mata sa maamang mukha ni Sylvia. I traced my eyes through her face down to her perfect lips na gustong-gusto kong tikman. Hanggang sa malaman kong gusto ko na siyang halikan. Unti-unti ko nilapit ang mukha ko. Saka ako nagtanim na malambot at mabilis na halik sa kanyang napakagandang labi. Umupo ako bago niya dahan-dahang minulat ang mga mata niya. Nakita kong bigla niyang paglunok na mamulatan ako nakatingin sa kanya. Kanina ka pa ba? Yeah, I answered. Bakit hindi mo ako ginising? Dahil natutulog ka sa anak ko, ayoko nang maistorbong pag-idlip niya. Nakita kong bigla niyang pag-iwas ng tingin. Okay. Pagkatapos ay lumipat siya at tumupo sa tabi ng aking anak. Daddy? Narinig ko maliit na boses at doon na tuon ang paningin ko. How are you, baby? Tanong ko. I'm okay right now, Daddy. Kaunti na lang po ang masakit. Wow, that's good to hear. Hinaplos kong ulo niya. Now you're ready for my something, baby? Something what, Daddy? Namilog ang kanyang mga mata. Sigurado magugustuhan mo to, son. Alam kong isa ito sa mga paborito mong pagkain. At saka tinuro kong ilang kahon ng pizza. Wow, my favorite.
That's what I want to eat. Thank you so much, Daddy. Yumakap siya sa akin ng mahigpit. Everything for you, my son. You're welcome. Inayos kong arm table ng kama ng anak ko para pakainin siya ng mga dala kong pasalubong. Si Sylvia naman ay tahimik lang nakamasid sa amin. Ramdam ko na masaya siya para sa anak namin at alam kong guilty siya sa pagtatago ng anak ko sa akin. Sylvia's POV. Nakatitig lang ako sa kanilang dalawa. Gusto ko sanang tumulong sa pag-aayos ni Franco ng mga pagkain pero naiilang ako dahil hindi naman niya ako kinikibot pinapansin. Anong oras ka dumating? Hindi ko mapigil ang itanong sa sobrang tahimik ng paligid. Kani-kanina lang, why? Umiling lang ako. Nilagay niya ang pizza sa isang malaking plato. May dala rin siyang spaghetti, burger at frap. Bigla tuloy akong natakam, lalo pat may milk tea. Nakita ko rin sa counter table ang ibang fresh fruits and fresh bouquet of fresh flowers. Akin kaya ang mga yun? Nilapitan ko yun at agad sinilip kong may card. Nadidismayang kinuha ko na lang ang vase na nasa gilid ng mesa at nilagay doon ang mga bulaklak. Asa ka pa, Via? Galit na nga yan sa'yo eh. Do you think siya pang may papis offering sa'yo? Napailing na lang ako habang pinagtutuunan ng pansin ang pag-aayos ng mga prutas at ipinasok yon sa loob ng refrigerator. Nagbalat na rin ako ng ilang oranges at mansanas para sa kanilang dalawa. Ouch! Daing ko na maramdaman ang matulis na kutsilyong humiwa sa daliri ko. It was just small but deep. Agad ko yung hinugasan at hindi na lang ininda ang hapdi nun. Nang maampat sa pagdurugo ang sugat, ay agad akong lumapit sa dalawang kumakain para ibigay ang prutas na binalatan ko. Mommy, come here po. Let's eat, sabi ni Sandro at sana niya sana kong maupo sa tabi niya. Buti pa ang bata, niyayaya akong kumain. Samantalang ang ama niya ni Sulya pindi magawa sa akin. Thanks, sweetie. You eat well. Busog pa si mommy. Tanging sagot ko. Kumunot ang noo ni Franco. Halika dito at samahan mo kaming kumain. Huwag mo hayaang magtampo pati ang anak ko sa'yo. Malamig niyang pagkakasabi. Para lang pala mapagbigyan ng anak namin, kaya niya ako pinapasalo. Kung hindi ako niyaya ni Sandro, hindi rin pala niya ako pasasaluhin. Nakakasama talaga ng loob at damdamin. Okay, tanggap ko nang wala na talaga siyang pakialam sa akin dahil sa ginawa kong ito. Mom, what's wrong with your finger? Aha, agad akong napatingin sa daliri ko may umaagos na dugo. Akala ko'y nampat ng pagdurugo nun kanina. What happened to your finger? Kunot ang noong tanong din ni Franco. Tumayo agad siya at may kinuha. Nang bumalik kay May, dala ng medicine kit. Wow ha? Galit-galitan pa siya kung magtanong. Kailangan ko pa palang maglaslas ng daliri para lang mapansin niya ako. Pinalatan ko na lang ang masanas. Hindi ko akalaing matulis masyado yung kutsilyo dito. But it's okay. Hindi naman ganun masakit. Formal na sabi ko. Ako na lang maglilinis. Kukunin ko na sana ang gagamiting panlinis ng pigilan niyang kamay ko. Hindi dahil sa hindi masakit ay okay na. Next time, be careful on what you're doing, Sylvia. Lalo na kung matulis na bagay ang hahawakan mo. Seryosong sabi niya. Ouch! Pwede ba hinay-hinay naman? Reklamo ko ng idiniin ni Frankong paglapat ng bulak sa may rubbing alcohol sa daliri ko. See, it hurts, right? Sabi niya na nakatingin na diretso sa akin. Maliit lang ang sugat niyan. Paano kung mas malaking sugat? Di lalo masakit, di ba? So next time, at least be responsible. I know pinapatamaan mo ko. Pero pwede ba? Huwag mo naman na ipamukha sa akin na kasalanan ko sa'yo. Lalo pa sa harap na anak ko. Binawi kong kami tumayo kahit hindi pa niya yun natatapos linisin. But Franco immediately held my wrist, kaya napalingon ako sa kanya. Stay put, hindi pa ako tapos linisin ang sugat mo. Mommy? Daddy? Sabay kaming napalingon sa anak namin. Are you fighting po? Tanong niya habang palipat-lipat ang tingin sa amin. No baby, we're not fighting. Nag-aalala lang si daddy mo kay mommy. Humarap sa akin si Franco. Ipinapahiwatig na sakyan ko siya. Yes, sweetie. Tama si daddy mo. We're just talking. Nakangiting humarap ako kay Sandro. Wait here, baby. Tatapusin ko lang muna ang paggamot sa kamay ng mommy mo, okay? Sure, dad. Tinapos naman agad ni Franco ang paggamot sa maliit kong sugat. Nilagyan niya ng betadine. Pagkatapos ay binalot sa band-aid. Thank you.
Ay, sad. Tumingin lang si Franco sa akin at saka ako inakay sa tabi ni Sandro. Habang siya sa kabila, wala na akong nagawa kung hindi sumabay sa kanila sa pagkain. Anyway, where's the old and young woman? Tanong ni Franco maya-maya. Pinauwi ko na muna para kumuha ng mga damit namin ni Sandro. Sagot ko, okay. Then, let's eat. Masayang sinusubuan ni Franco ang bata nang gusto niya itong kainin. While I was just staring at them, Sandro also filled him na tuwang-tuwa. Daddy, you also feed my mommy, please? Nagulat ako sa inungot na anak ko. Napanunok ako na magtama ang mga mata namin ni Franco. Then in a while, I saw him feed me a spaghetti. Nahiya naman ako, tinanggap ko yon. Yun ang tagpong nadatnan ni Nanay Feli at Nene. Ang hindi ko inasahan ay may kasunod pa pala sila, Bea, with your fiancé. At ang maingay na si Divine, wow, what a happy family. Divine said while sweetly smirking. Next naman, okay na pala kayo. Bianca was also smirking. You three, anong ginagawa niyo dito? Si Franco ang unang nagtanong. Eh ano pa ba? Siyempre, dinadalaw ang best friend namin. Sagot ni Bianca. Hello, Tita Ninang. Hi, Tito Divine. Sandro greeted my friend. Hello, ina anak. Si Bianca. Hi, Pogi. Si Divine. Tito, Ninang, I want you to meet my daddy. Lumingon si Sandro kay Franco. Daddy, what is your name po? Napakamot pa ito sa ulo. Biglang sumigabo ang tawanan sa buong paligid. Tuwang-tuwang lahat sa katabila ng anak ko. At mas natawa pang mga ito nang kumunot at sumimangot ang mukha niya. Instant daddy ka na pala ngayon, dude. Pero hindi ka man lang nag-abalang magpakilala sa anak mo. Natatawang sabi ni Conrad. Oo nga naman, V. Why didn't you introduce them at nang makilala naman niyang anak mo o yung ama niya? I'm sure hindi rin alam ni Frank kung buong pangalan ng anak niya. Segunda naman ni Bianca. We forgot. Mas inalala kasi namin kaninang lagay na anak namin. Si Frankong sumagot at nagtanggol sa akin. Baby, galit ka ba kay daddy? Umiling naman ang bata at maya-maya ngumiti na. No, daddy. Tinawag niya itong ate Nene at Nanay Feli niya at inalok ng pagkain. But the two refused. Kami na lang, baby. Bianca and Divine went nearer. Kaya tumayo kami ni Franco para hayaan ang dalawa kong kaibigan na makipag-usap sa anak ko. Dahil walang magawa ay tumulong na lang ako kina Nanay Feli na ayusin ang dalang pagkain ng mga kaibigan ko. Iha, kami na lang dito, okay lang ho. Nay, wala naman ho akong ginagawa eh. Sige Iha, ikaw ang bahala. Wala nang nagawa si Nanay sa pamimilit kong tumulong sa kanila. Nay, masama ba akong ina? Biglang napatingin sa akin si Nanay Feli. Nakakunot ang noon itong, bakit mo naman niyang sinasabi anak? Dahil sa paglilihim ko na matagal sa totoong kalagayan ko, kahit pa nakita ko na ulit yung daddy ni Sandro noon, ay nagmatigas pa rin ako na kasiyahan niyang makilalang ama niya. Ganyan talaga mga babae, Iha. Minsan nagiging overprotective lang kayo sa inyong mga anak. Huwag kang mag-alala, hindi pa naman huli ang lahat para sa mag-ama mo. Swerte nga ng anak mo dahil walang pag-aanilangan na ganyan siyang inangkinama niya. Hindi tulad ng iba, nagmamatigas pa't gusto ng pruweba. Pero sa bagay, magkahawig na masyado mag-ama mo. Kaya wala talagang duda na mag-ama sila. Bahagi akong umiti. Oo nga ho, Nay eh. Noon nakita ko nga siyang muli, akala ko'y nakatitig lang ako kay Sandro. Sagot ko habang sumusulyap sa gawin ni Frankong nakikipag-usap kay Conrad. Pero may isa pa ho akong problema sa ngayon, Nay. Tungkol ba yan sa pag-uwi ng mamit daddy mo? Tumango ako. Huwag kang mag-alala, Iha. Maintindihan ka rin nila. Pero ito lang masasabi ko ha. Hanggat wala pa sila, sana unti-unti mo nang aminin sa kanila ito para naman hindi sila mabigla sa malalaman nila. Mumuntungin ni nga ako tumingin sa direksyon ng anak ko at ng mga kaibigan ko. Isa ho talaga yan sa problema ko sa ngayon. Pero bukod pa dun ay, paano rin kung umasa ang anak ko na nandyan palagi ang daddy niya? Tapos hindi naman pala pwede dahil gusto ng mga magulang ni Franco na ipakasal siya sa iba. Nay, I think masasaktan ko ng damdamin na anak ko. At yun ho ang ayaw kong mangyari sa ngayon. Mahirap ngayon, Iha. Dapat pag-usapan niyo na maigi ang lahat at dapat ipaintindi niyo rin sa bata ang lahat para hindi siya masaktan at tumasa. Mabait na batang anak mo, Iha. Siguro naman maintindihan ka niya pagdating ng mga araw. Sana ho, Nay. Ngumiti ako kahit may bahid pa rin ang lungkot. Lumingon ako sa anak ko at napangiti ako na makita siyang masaya pa rin nakikipag-usap. Lumapit ako sa kanila para anyayahang magberyenda sa pagkainan. Guys, tama na muna yung kwentuhan. Kumain na muna kayo.
The foods are already served, sabi ko. Hay, salamat naman at gutom na ako, sabi ni Divine at tumayo na nga sa kama. Hoy Divine, mahiya ka nga, pumunta ka na lang dito para lang makikain. Bianca raised her brow. Eh ano naman, at least nagpapakatuto ako nagugutom at ang daming foods. Kaya makikikain talaga ako. Ikaw ha, nagkajawa ka lang naging ganyan ka na. OA for sure, gutom ka rin. Inirapan niya si Bianca. Kasi binibisita lang natin si Sandro eh, sagot naman ni Bianca. Hey guys, awat na. Punta na lang kayo doon sa mesa at kumain kasi ang daming food. Hindi mo mauubos ng anak ko. Bianca, go na with Conrad, okay? Divine said. Then he walked through the dining area. Come on honey, makikikain na lang tayo. Tawag naman ni Conrad kay Bianca. Agad namang lumapit dito si Bianca at yumakap sa braso nito. Sige na nga, then they followed Divine. Oh, sumalo ka na rin doon. Ako na lang bahala sa bata. Sabi ko kay Franco, hindi makatingin ito ng diretso. Sweetie, dito lang muna tayo ha. Kakain lang muna si daddy mo. I'm not hungry, dito na lang din ako sa anak ko. Ha? Hindi ka pa mga natapos kumain kanina, di ba? Sige na, kumain ka na doon. Pagtataboy ko sa kanya. Ikaw rin naman hindi pa tapos kumain, di ba? Mommy, daddy, I want to join with them in the table po. May hinang sabi ng batang ikinalingon namin pareho. Susubuan na lang kita dito anak, sabi ko. But I want dear mommy, paglalambing ni Sandro. Okay, si daddy bahala. Napalingon kami ni Sandro sa daddy niya na magsalita ito. We can join them. Just wait for daddy for a while, okay? Masayang tumungo si Sandro. Umalis na silid si Franco at pagbalik kami dala na ito children's wheelchair. Inayos nito yon at inadjust ng pataas ng upuan at sandalan at paanan. Dear, are you okay in that position, my son? Tanong ni Franco nang maiayos ng upo si Sandro sa wheelchair. Yes, daddy! Masiglang sagot ng bata. Okay ka lang ba talaga dyan, anak? How about your feet and legs? Hindi ba masakit? Paniniguro ko. I'm really okay po, mommy! Sabi kindat at thumbs up pa nito. Come on, daddy! Push me to the table po! Sure, son. Franco faced me. Follow us, boss. Ha? Okay. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Did he call me boss? O baka naman nabibingi lang ako? No, mali lang siguro yung pagkakarinig ko. Natuwa naman silang lahat na sumalo kami sa pagkain. Tinawag ko na rin sina nene at nanay Feli para sumalo din sa amin. Umupo ako sa tabi ni Sandro. Habang si Franco ay nakaupo sa gilid nito, tahimik lang akong kumakain habang silang lahat inapapalitan ng masasayang kwentuhan. Kung tinatanong ako ay oo at hindi lang ang sinasagot ko. Why so silent, Ria? Pansin ni Divine na ikinalingon ko sa kanya. O wala lang kasi akong masabi sa topic niyo. Sagot ko. Oos talaga? Anyway, nagtaka ko kung makita ang dinampot ni Divine ng phone niya sa mesa. Baby Sandro, smile ka for your first family picture. Hindi agad ako nakaiwas na mag-click kagad ang flash ng camera ng cellphone habang anak ko ay todo ngiti ah. Oh wow, bagay ang ganda na pagkakakuha ng picture niyo. Look bakla, inabot pa ni Divine kay Bianca para ipakita. Tinignan niya ni Bianca at Conrad at ngumiti pa. Yeah, bagay nga, right honey? Bianca asked her fiancé. Yeah, they look like a perfect family, sang-ayon ni Conrad. Akin na nga yung Divine, puro ka talaga kalokohan dyan. Namumula akong asik sa kanya tinabot ang cellphone. Ayoko nga, i-delete po pa to, sayang lang. Imamaydi ko muna sa FB story and Insta ko to with the caption of Happy Family. Nakakatawang sabi niya, subukan mo lang talaga. I mouthed at him. Yung walang makakakita, buti naman at tumahimik na rin siya. Nagpatuloy na kaming kumain. Nang matapos ay naglipit sina nene at nanay Feli habang sina Conrad at Franco naman inaupo sa sofa area at nag-usap. Ako naman ay pinunasan ng anak ko't binihisan. Tumulong din ang mga kaibigan ko sa akin. Ayan, fresh na ulit ang baby namin, Divine said while sniffing my son. Nakikiliti naman ang isa't napapahalakak. Thank you po, Tito Divine. You're welcome, Pogi. Pinisil niya ang ilong ng bata. Nagbulabog lang kami na may kumadok sa pinto at pumasok sa loob. It was a doctor and two male nurses. Nagulit pa ako dahil parang pamilyar ang itsura ng doktor. Hey Franco, what's up man? Tawag ng doktor sa pansin ni Franco. Conrad, bakit nandito kayo? Ah, oo nga pala. He was one of their friends. I remembered him. He was Hendrix. Kaya pala pamilyar sa akin ang itsura niya. Tumayong dalo at nagtapikan mga kamay ang mga to. Franco frowned at him. What took you so long, Hendrix? Kanina pa kita hinihintay? Well, I'm still busy with my other patients, Franco.
Tinapos ko na muna lahat ng nakaskad sa akin ng pasyente before I move here. Hi, Bea. Hi, Via. Oh, he still know me after all. Tumingin ako sa direksyon ni Divine dahil sinisiko niya ako sa balikat. Pakilala mo naman ako. Via, please. Divine begged me. Natawa ko ng bahagya. Shh, mamaya, I said. Promise yan, ha? Aasahan ko talaga yan. Well, Franco, nasa ng pasyente ko? Tanong ni Hendrix. He's over there. Turo ni Franco kay Sandro. Tumayo siya at lumapit na sila sa aming kasamang dalawang nurse. Nakita kong biglang pagkunot ng noon ni Hendrix habang nakatingin sa anak ko. Ay, young little boy? Siya bang pasyente ko? Yes, why? Franco frowned at lumapit sa anak ko. Alangan naman ako. I really did not expect my patient is a kid. Iniisip ko kasi na adult na. Sagot niya na nagtataka pa rin. Daddy, mommy, sino po siya? I remember he's not a doctor. Nagtatakang tanong ni Sandro. Heck, what? Napamaang si Hendrix sa narinig. Mommy, daddy, sino sa inyo? Tiningnan niya kaming lahat. He's my son, Hendrix. His name is Sandro. Sagot ko saka lumapit sa anak ko. What the heck? He frowned. He faced Franco and then me. Will you stop cursing? Narinig ka na anak ko. Franco said. Oh shit, Jesus. Are you even serious about this, dude? Isang linggo lang tayo hindi nagkita. Instant daddy ka na kagad. How come? Naguguluhan tanong ni Hendrix. I'm serious, Hendrix. Sandro is our son. Anak namin siya ni Sylvia. Yeah, dude, this kid is their son. Mahabang kwento, but if I were you, just take a look at the kid. Kamukha siya na kaibigan natin, sabi ni Conrad kay Hendrix. I think so, more handsome than his father, sabi pa ni Hendrix na matitigang maigi si Sandro. Franco smirk. Ganun talaga, kung anong puno siya rin ng bunga. Bahagya ako na mula nang tumingin bigla sa akin si Franco. We'll talk later, sabi ni Hendrix at lumapit pa sa anak ko. Where is the file? The nurse handed it to him. Binasa niya medical records ni Sandro. By the way, humarap siya sa anak ko at bahagyang ngumiti. Hi Sandro, I'm your new doctor, Hendrix, but you can call me Tito Hendrix. I'm here to check your condition, baby. So now, how is your foot and legs? Buto okay, Tito Hendrix. Good, do you feel any pain? Umiling ang anak ko. Hindi na po. That is good. Inexamine kagad ni Hendrix ang anak ko. Inassist siya ng dalawang kasamang nurse. Habang kaming lahat na may nakikinig lang at nanonood sa kanyang ginagawa. Via, ipakilala mo naman ako dun sa kaibigan Sir Franco, please. Again, Divine was begging to me. Mamaya nga, ang kulit. Pabulong kong sagot. Sure yan ha? Oo nga. Please keep quiet. Makikinig ako kay Doc. Sige, basta ipakilala mo ako mamaya ha? I rolled my eyes. Paulit-ulit. Napailing na lang ako na tumawa lang siya. After Hendrix explained everything ay nakahinga naman ako ng mulawag. Okay daw kasi yung ginawang test kanina ng isang doktor sa mga paa ng anak ko. By tomorrow, there would be another test para mas maklear kung may mga butil pa na naiwan sa binti at paa ng anak ko. Pagkatapos tingnan ng kalagayan ng anak ko ay umalis ng dalawang nurse habang si Hendrix ay nagpaiwan at nakipag-usap kina Franco at Conrad sa sofa. Baby, sleep and rest now. Inaanto ka na? Sabi ko pagkatapos siyang painumin ng isang baso ng gatas. Opo, mami. After kissing and hugging me ay pumikit na si Sandro. Inaantok na siguro talaga sa gamot na tinuturok ni Hendrix sa dextrose niya kanina. Mayamay nakatulog na nga ito ng mahimbing. Kinumutan ko si Sandro, saka tumungo sa dining area. Sumunod naman ang dalawa kong kaibigan. Binuksan kong refrigerator at naghanap ng ihalo ko sa coffee gagawin ko para sa lahat. Tamang-tamat may mga imported black chocolate sa loob ng ref at may tableya na rin. Kinuha ko mga yon kasabay ng fresh milk na ihahalo. Kasama ko mga kaibigan kong gumawa ng kape. Gusto rin kasi nilang matuto sa mixing coffee talent ko. Buti na lang din at may coffee mixer, kaya hindi na ako nahihirapang gumawa. After 10 minutes, I ready to serve na yon sa mga bisita ko. Humahalimuyak sa bango, Bianca said. I want to try it na best friend, Divine said at nauna nang kumuha ng baso. Kahit hindi ko pa na-try, alam ko talagang masarap yan. Sige na Via, patikim na kami. Bianca also got the cup. Napapailing na lang ako na nilagyan kong styro cup nila ng coffee with chocolate and tableya. They both sipped their coffee. Sarap, the best. Parang Starbucks lang ang lasa. Thank you, gumiti ako. Guys, can you please help me bring this to them? Oo naman, ako na magbibigay nito kay Doc. Sabi ni Divine na agad dinampot ang isang kape. Sige, malandi ka naman eh, may jowa na yun. Sabi ni Bianca, napailing na lang ako sa dalawa habang nagsasali ng kape sa iba pang styro cup. Masinsinan pa rin nag-uusap ang tatlong lalaki.
Si Nabianca at Divine na lang ang nag-serve ng kaping gawa ko. Si Nanay Felix Nene naman ay pinauwi ko na muna sa bahay para makapagpahinga. Ako naman ay nag-iimis at hinuhugasan ng mga ginamit ko sa paggawa ng kape. Your coffee is great. Anong nilalagay mo at nawiwili mga nakakainom ng tinitimpla mo? Bigla ko nagulat nang sumulpot si Franco sa likuran ko. Ha? Ikaw pala yan? Pinunasan ko kaagad ang kamay ko nang matapos sa paghuhugas. Napangiwi pa ako dahil kumikirot yung sugat ko sa daliri. You shouldn't wet and wash your hands that long. Sariwa pang sugat mo sa kamay. He held my hand at pinunasan niya ng tissue. Hinila kong kamay because I felt so awkward. Ako na maglilinis. No, just stay put and let me clean it. Napalunok ako na magsalubong ang mga mata namin. Bahala ka. Hinayaan ko siyang gamutin ang daliri ko. Tinis kong hapdi ng lagyan niya yun ng alkohol at nilinis ng betadine. Masakit pa rin ba? He asked when he was already done cleaning my wound. Medyo lang. Thank you. Sagot ko. Sige, pupuntahan ko na lang muna ang bata. Sabi ko sa bihila ng kamay ko. Can we talk later? Napasulyap ako sa kamay ni Franco nakahawak sa braso ko. Pagkaalis ng mga bisita. Okay. He smiled at me and my heart skip a beat. Hindi nagtagal ay nagsiuwian na rin ang mga bisita ni Sandro dahil may pasok pa sila bukas. Si Hendrix ang huling umalis dahil sinuri pa niyang muli si Sandro habang tulog. Tinurukan din na muna ng gamot ang bata sa dextrose at binili na every 2 hours ay nurse na magche-check sa anak namin. Bukas na umaga ay babalik siya para i-final test ang anak ko para sa makalawa ay makalabas na kami ng ospital. Nagayos ako ng mga kalat sa paligid na may biglang humawak sa kamay ko. Sa bahigit ng bewang ko, paglingon ko ay agad sinibasib ni Franco ng halik ang mga labi ko. Hindi ko siya nagawang itulak dahil ang higpit ng kapit niya sa bewang ko. Tinugon ko na lang din ang nag-aalab niyang halik. Pinulupot ko rin ang braso ko sa batok niya. I miss you, boss. He whispered when he finally released my lips. Tumitig ako sa mga mata niya. I miss you too. I slowly retorted. I'm sorry. Sabi ko sa kayumakap sa kanya ng mahigpit. I'm really sorry. Hinila niya ako patungo sa may sofa at umupo kami. Nakasandig ako sa dibdib niya at nakadantay naman ang braso niya sa balikat ko. Walang salitang namamagitan sa amin ng ilang segundo. Narinig ko siyang bumuntong hininga. Piniliwanag mo sa akin ang lahat. Ipaliwanag mo sa akin ang lahat. Bumuntong hininga ako, saka humarap sa kanya. Magkapatawaran na kaya sa pagitan ni Sylvia at Franco? Ano kaya ang mangyayari sa pagdating ng pamilya ni Sylvia at malaman ang tungkol kay Sandro? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.